purihin ang Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Lipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Buong kababaang loob, sabay-sabay po nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat kampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panoong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman ay nakakatulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." Po ang sagot niya, patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka muli. Kapag narinig mo pang tinawag ka,
ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo. Nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghihintay sa aking Panginoon at dininig niya ang kanyang pagtahoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nanambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at ang mga hayop handang sunugin. Hindi mo ibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kalooban sa akin ay aking pandinig upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto sa kautusan ng mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking ihahayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ko titigil ang pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang lahat po'y magsitayo. Inyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyana ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama at nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. At ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum.
At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Minsan po'y kausap ko ang isa kong kaibigan at marami kaming topic na pinag-uusapan hanggang sa dumating sa point na bigla siyang nagtanong sa akin ng ganito. Mga bagay siyang sinabi pero ito yung tinanong niya sa akin. Ang sabi niya sa akin ay ganito, Father, ako ay feeling ko'y kulang na ang aking panahon. Okay, bakit naman? Eh, ang dami kong intindihin sa buhay, trabaho, pamilya, tapos yung mga personal ko pang gawain, ay sa dami ng aking gawain, ang pakiramdam ko'y kulang na kulang na yung panahon ko. Kapos na ang aking panahon sa maraming bagay na aking inaasikaso. Hindi ako naman, bigla ko siyang tinanong. Ang tanong ko po'y ganito, ay ikaw ba naman ay nakakapagsimba pa? Ang tanong ko. Sumagot yung kaibigan ko. Sabi sa akin ay, yun nga Father ang problema. Dahil kulang na ang panahon ko, parang kulang na sa maraming bagay, kaya tuloy pati yung pagsisimba, hindi ko na nabibigyan ng panahon. Pagkasabi niya, ang sagot ko naman ay ganito, baka naman kaya pakiramdam mo'y wala ka ng panahon sa maraming bagay, dahil unang-una, nawawalan ka na ng panahon para sa Diyos. At siya'y napatawa na lamang. Ngayon, kwento ko po sa inyo ito sapagkat ito yung maliwanag na ipinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo na ang buhay, there should be a balance of yung mga panahon natin sa mga bagay-bagay na intindihin natin. And of course, yung panahon din naman para sa ating Diyos. Bakit po? Sapagkat ang panahon, ipinagkatiwala sa atin ito ng Diyos. God, give us time. At minsan, yun ang nakakalungkot, palibasin binigyan tayo ng panahon ng Diyos, ang nakakalimutan natin sa dami ng ating alalahanin, gawain, isipin, yung mismong nagbigay sa atin ng panahon, yung pinagmula ng biyaya ng panahon, yun ang nakakalimutan natin. Kaya minsan tuloy, ang pakiramdam natin, para nga namang kulang na ang ating panahon at kapos ang ating panahon sa maraming bagay. Kaya magandang tingnan natin sa buhay natin na sana yung panahong ipinagkatiwala sa atin, huwag nating aalisan ang panahon para sa Kanya. Sapagkat ako po'y naniniwala na kapag unang-una tayo'y nag-alay ng panahon sa Kanya, sigurado po, yung panahon natin sa maraming bagay magmumultiply. Sapagkat yung panahon ay sa Kanya muna natin iniuukol unang-una. At sabi ko nga, ito yung maliwanag na pinakita sa atin sa Ebanghelyo. Sa mismong halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Alam natin, busy-busy ang ating Panginoong Hesus. Nagtuturo, nagpapagaling, nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pero yung magandang halimbawang pinakita niya dito, ayon sa salaysay ni San Marcos, ano yung sabi dito? Madaling araw pa'y bumangon na si Hesus at nagtungo sa isang ilang o malayong lugar para ano? Para manalangin. Kasi kailangan niya ito sa kanyang ginagawa. So ang buhay ni Hesus, bagamat marami siyang ginagawa sa ministeryo, ay nakaangkla pa rin sa katotohanan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ito yung pinagmumulan, oo nga siya Diyos, pero kailangan pa rin niyang makipag-ugnayan sa kanyang Ama para ang kanyang ministeryo ay magkaroon mas lalo't higit ng kabuluhan at may pahayag niya ang mabuting balita sa mga tao. So mga kapatid, ito yung sabi ko nga kanina, ito yung ipinapaalala sa atin na sa ating buhay, huwag nating kakalimutang bigyan ng panahon ang Diyos. Kasi nakakalungkot, oo, hindi naman maitatanggi, ang dami nating gawain, ang dami nating iniisip, ang dami na nating ginagawa. Sobrang busy na ng mundo ngayon. We are on a fast-paced environment today. Pero sana mga kapatid, kahit ganito ang sitwasyon ng ating daigdig, kahit na ganito pa rin ang sitwasyon ng ating kapaligiran,
huwag na huwag nating kakalimutan ang pinagmulan ng biyaya ng panahon na ibinigay sa atin. Sapagkat kapag siya ang unang-una sa buhay natin, sigurado, hindi tayo kakapusin ng panahon. Kaya parang ang hirap isipin na sinasabi ng isang tao, wala na akong panahon sa maraming bagay. Iisa lang po ang alam kong wala ng panahon. Yung namayapa na. Ay kasi patay na eh. Wala ng panahon. Ay samantalang tayo nandito, nagpapatuloy sa buhay, we have plenty of time. Baka lang kaya pakiramdam natin ay kulang na kasi nakakalimutan na natin siya. So mga kapatid, ang biyaya kapag ibinabahagi, kapag iniaalay, lalong dumadami. Ganon din ang katotohanan ng panahon sa buhay natin. Sa pag-aalay natin ng panahon, para sa dakilang pinagmulan ng biyaya ng panahon, makakasiguro tayo, ang biyayang ito lalong dadami at lalo tayong magkakaroon ng maraming panahon sa ating buhay. Nga lamang, kailangan laga nating paglaanan ng panahon at oras ang ating Panginoon, ang Diyos na pinagmumula lang lahat ng biyaya sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana.
sa kahitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may panggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawak niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng salamin.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat na sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Matid ko kung sino ikaw. Akong pastol mo sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay.
lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag di ka'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasa. Nakong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Matiko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Matiko kung sino ikaw, kung sino ako na nagmamahal sa iyong lubos. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkalobong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong konting tulong, konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Sabado, 13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral sa Arsidiosesis ng Lipa. Wala pong misa ng 12 ng tanghali at ang misa ng 9 ng umaga at 21 ng hapon ay healing mass at liturgy ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa 21 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Matipayag kanyang pagkalingat habang
isa buhay, pag-ibig at kadarungan, tanda ng kanyang kaharian.